Hi guys! Welcome or welcome back to my channel. I'm Isha at for this video, gusto ko lang kayo isama sa pag-aayos ko ngayong gabi. Pero hindi siya makeup. It's a skincare kasi 1 week ako wala dito sa bahay, 1 week ako nasa province. And pagdating sa province, pansin ko parang iba yung water at nag-iba yung skin ko. Naging mas dry siya than usual and medyo naging sensitive skin siya. Meron akong mga konting breakouts dyan. I think it is because na nasa ibang lugar ako. Nanibago yung balat ko kaya ngayon gusto kong mag-pamper ng skin with skincare, of course. So yeah, samahan niyo ako. Unahin na muna natin, buksan yung maleta ko dahil literal nakakarating ko lang at nandun pa yung ibang skincare ko. Wala naman kayo may hitang, hindi ka nais-nais dito pagbukas ko, so okay lang. So nandito, aking micellar water, my face lotion, toner, ayan, yan lang yung skincare ko na dala. And itong malaking cotton pads. So ito yung gamit kong cotton pads. Malaki siya actually than the usual. From clean oval cotton pads, super laki niya as in, ang ganda niya ipangtanggal ng makeup. Ayan o. Sobrang laki niya compared to the usual na ganyan lang kaliit. So hindi ko na kailangan ng dalawang cotton pads pa to remove my makeup. And this is the micellar water that I've been using lately. This is the Innisfree My Makeup Cleanser Micellar Oil Water. So ito, kahit micellar water siya, nakakatanggal siya. Even the waterproof mascara. Yun kasi yung problema ko when it comes to other micellar waters, hindi natatanggal yung aking waterproof mascara. At nabili ko to during the sale, so 500 pesos ko na lang siya nakuha. From I think 1,700 or 1,200. Unahin ko yung eyes, syempre. Bababad ko lang sa saglit para mas madaling matanggal yung mascara. So pag one swipe ko, wala nang mascara. You know, as you can see, natanggal niya yung mascara ko. Na-amaze talaga ako sa ganyan. Yung linyang-linya yung mascara, yung lashes. Other eye. So, I think natanggal na lahat ng mascara ko, lahat ng eye makeup ko. Tapos, and sobrang laki niya pa, may space pa to remove my base makeup. Like, may tinted sunscreen, may blush, may highlighter. And, makikita niyo na yung mga chismis sa mukha ko. Yung kilay, tanggalin na natin. So, ayan na lahat ng makeup ko. Hindi ko na kailangan ng second cotton. Yung likod na lang to remove everything. Even yung sa lips. Ayan. So, I think tatanggal ko naman na lahat ng makeup ko on my face. Maliligo lang ako. Hot shower. And I will be back. Ang sarap talaga sa feeling na maligo ka sa sarili mong bahay na feeling mo wala ka na yung istorbo kahit ang tagal mo maligo. So the first thing that we will do is to tone our face kasi minsan kahit nag-micellar water ka na, naghilamos ka na ng face, may natitira pa ring dirt. So kuha tayo ng cotton pads. I have cotton pads here, yung normal size from Skin Can Tell. And this very affordable na toner from Celetec, yung hydration na alcohol-free toner. Since again, my face is very dry at the moment. And just gently tone your face. Parang may konting massage na rin. Tapos, titingnan mo talaga kung may natitira pong like mascara or eyeliner dyan. So, yun talaga yung focus ko. Meron pa rin very, very light. May mga super konti pa rin. And of course, don't forget the neck. Ew. Bakit ba lang yung andumi ng neck? At yung likod ng tenga. Yung batok na rin, girl. Next is a moisturizer or a face lotion. At ang ginagamit ko recently is this Innisfree Green Tea Balancing Lotion X. Dami lang talaga niyang nire-release. So, naglalagay muna ako sa face. Dinadat ko muna siya sa face. And all over the face. Yung natira sa neck.
At kung may tira pa talaga sa kamay mo, nilalagay ko siya sa siko. So, ganyan lang ako mag-moisturize ang skin. Wala nang next step usually. Pero since, grabe yung ating under eye area, literal na parang 3 days straight kami na walang maayos sa tulog. 3 or 4 days straight. So, mas lumala siya than usual. And good thing, nung bumili ako ng Sales Lady makeup products, pero sila binigay na free na Crystal Collagen Gold Powder Eye Mask. So, paano ba to? First time ko gumamit ng ganitong product actually. Hindi talaga ako mahilig sa mga face mask, ganun. Feeling ko lalo ako nabibreakout sa mga face mask, so hindi ako gumagamit. Pero, try ko lang. Bago ko ilagay yun. Ang dami kasing excess nito, parang gusto ko muna siyang kunin. Like that? Siyempre niyo makita. Kasi apply siya sa under eye area ko bago ko ilalagay yung mask. Para mas hydrated, para mas naipit niya dyan yung moisturization, ganun. Pili ko lang naman, hindi ko nga sure kung tama to kasi first time ko ang gumamit ng itong product. Ang dami pa. Parang gusto ko siya ilagay sa akin. Here. Ah, lamig. Sarap. Ay. Ito na nalaglag. Says. Ah, Pisha says. Malamig na makapde. Tama ba yun? And sabi sa packaging, leave it for 15 to 20 minutes. It is now 12 midnight. So, 12:15 ko siya tatanggalin. Pero ang weird is, remove the mask and clean with water. So, tatanggalin ko pa to, tapos i-wash ko with water. So, natanggal din yung pag-moisturize na ano yung area ko. So, weird. So, probably hindi ko siya huhugasan. So, habang nag-wait tayo, mag-supply muna tayo ng hair. And if you guys are wondering anong gamit kong shampoo, ang gamit kong shampoo is the Palmolive Micellar Water with Rose Shampoo. Conditioner ko naman is the Revitalize from Palmolive also. As for my facial wash, I change up between yung simple na, literal, simple yung talaga yung pangalan or yung brand name niya. The facial foam, facial wash, and yung brightening na facial wash from Fresh Formula. Yung soap naman na ginagamit ko recently, yung Safeguard na pomegranate soap. Pero usually talaga ang gamit ko is a charcoal. Tinry ko lang kung maganda yung pomegranate. At habang damp pa yung hair natin, let's apply the anti-frizz serum from Palmolive. Puro Palmolive pero not sponsored. Nalalaglag siya. Ba't nang sa slide off sa under eye area ko? Kailangan ba? Nakahiga ako for this. So wait, I'll be back. So after 15 minutes, pwede na daw itong tanggalin. Pero ang weird talaga na kailangan pa siyang i-wash. Diba dapat masistagean yung serum? So hindi ko na siya i-wash with water. Kaya ako na siya ng ganyan. Then, maglalagay ako nitong Easy and Kona Brow Plus Lash Serum. Lagi ko itong ginagamit. At lagi ko rin itong binabanggit sa inyo. Dahil ito talaga yung nagpatibay ng lashes ko. Like, napahaba niya yung lashes ko. Napakapal niya yung lashes ko. Sobrang affordable nito. Plus, it includes a brow gel. Actually, maglalagay pa sana ako nito, yung Yongbuk Extra Hydrating Facial Mask. Pero, hindi ko alam kung okay ba ipagsama yung kaninang eye mask tapos ito. So, baka hindi muna. And alam niyo ba, nabili ko lang to ng 9 pesos sa Shopee. Pero original price na is, I think, 100 pesos or 100 plus. Wala lang, grabe diba? Tapos free shipping pa yun ah. But anyway, I think this is my last step. Another Easy & Co product. Ito yung Hydra Gloss in the shade of Surf. So, very clear lang siya. It also hydrates my super dry lips. Hindi lang siya nakaka-shine, but also moisturizes your lips. So, parang sleeping lip mask ko siya ginagamit. And of course, dapat hindi lang puro outside yun ang moisturize. Dapat yung loob din. So, water. So, kukuha lang ako ng water sa baba para meron tayo tubig dito bago tayo matulog. And papatuyin ko na lang yung hair ko, air dry. And I think that is it for my skincare.
and my parang nighttime routine, sobrang simple lang. Wala masyadong ek-ek. But then again, that is it for today's video. I hope you enjoyed it. At very calming lang ata ang ating video for today. But again, thank you for watching. And if you like these kinds of videos, then please hit the thumbs up button down below. And also, subscribe na rin kayo sa channel ko if you haven't subscribed yet. And click the notification bell habang nandiyan na kayo para ma-notify kayo every time I upload a new video. So yeah, that is it. And I'll see you guys on my next video. Bye!